kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan, tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabar Zone at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabar Zone. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabar Zone, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes, 26 ng Agosto, taong kasalukuyan. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at patok sa kaalaman na napapanahong impormasyon at issue sa seguridad katahimikan sa ating komunidad. Dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabar Zone at Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabar Zone. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrol Woman Priselme T. Urbano. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabar Zone o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabar Zone. Mapapanood sa aming mga social media accounts mula Lunes alas 9 ng umaga. Buksan lamang po ang aming mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen. Ang FB page ng Police Regional Office 4A at FB page ng PKG Calabar Zone New Account, YouTube channel, RPKADO Calabar Zone, TikTok, Instagram account. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabar Zone, sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa Director ng PKG, Police Brigadier General Risti Tuto Arcangel. Muli, magandang araw sa inyong lahat. At para naman po sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag o mag-text sa numerong 0917-847-5757 at 0919-160-1752 or mag-comment dito sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Talaga namang kaabang-abang ang umagang ito dahil ang pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa mga mahalagang sektor sa ating komunidad, ang Salam Police Advocacy Group. At syempre, pag-uusapan din natin ang Salam Police Center na pinangangasiwaan ng Directorate for Police Community Relations kung saan sila po yung nag-create ng SPAG o Salam Police Advocacy Group. Ano nga ba ang Salam Police? Bakit tayo nagkakaroon nito at ano ba ang naitutulong nito sa ating komunidad sa Muslim man o non-Muslim? Kaya sa umagang ito, makakapanayam natin ang spokesperson ng Salam Police Advocacy Group ng Calabar Zone na si Jeffrey Umar Bobbis. At syempre, hindi mawawala ang chief ng Salam Police Sector ng Regional Community Affairs and Development Division ng PRO Calabar Zone. Walang iba kundi si Police Captain Grace D. Mayani. Good morning po, ma'am and sir. Welcome po sa UPK Calabar Zone. Kamusta naman po kayong dalawa, sir, ma'am? Ma'am, okay naman po. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Mabuti rin po, ma'am, at salamat din po sa pag-imbita. So, ayun po, ma'am. Kamusta naman po ang ating mga kasamahan po sa Salam Police Center po? Yun naman po, sa parte po ng Salam Police Center, aktibo naman po ang aking mga kasamahan. Bagamat ako po, yung sa kasalukuyan ay nag-a-adjust, at ako nga po ay bagong talaga lamang bilang chief sa Salam Police Center dito lamang pong nakaraang Biyernes. Ayan, so okay po, ma'am, sir. Unahin muna natin si Ma'am Police Captain Grace Mayani, ang chief ng Salam Police Section ng ARCAD PRO 4A. Ma'am, pwede niyo po ba kami ipaliwanag sa atin kung ano po ba ang Salam Police Center, ma'am? Kailan at bakit po nagkaroon nito sa PNP po? Yes, ma'am. Nag-umpisa po ang ating Salam Police Center noong si President Gloria Macapagal Arroyo nung ang namumuno nung taong 2004, kung saan in-announce po niya sa cabinet meeting noong July 8, 2004 na kailangan daw na ang PNP ay magkaroon ng Salam Police Unit
upang maging malusog at maganda ang ugnayan ng pulis at ng mga Muslim community at magsisilbing layasan na rin sila at sa para matugunan ang mga issues and iba pang mga problema ng ating mga kapatid na Muslim sa mga patungkol sa mga harassment, discrimination laban po sa ating mga kasamahang Muslim na Pilipino. Dahil na rin po ito sa utos ni President Gloria Macapagal Arroyo, ang Chief PNP natin na noon ay si General Edgardo Aglipay ay nag-issue ng Letter of Instruction 10-04 na bubuo ng Salaam Police. At pinagtibay naman ito ng NAPOLCO Memorandum Circular Number 2004-008 at General Order Number DPL-04-06 dated August 9, 2004 na pagkakaroon ng Salaam Police Center na pangangasiwaan ng Directorate for Police Community Relations kung saan ang functions nito ay ang mga sumusunod. Magsisilbing linkages, monitoring and liaisoning sa mga activities ng Muslim community upang lutasin ang mga issues o problema sa terrorism, kriminalidad at lawless element sa kanilang komunidad. Magsisilbi ring coordination body kapag may mga law enforcement operations ang ating mga kapulisan at mga kasundaluhan laban sa Muslim personalities sa kanilang komunidad. Magsisilbi ring linkages sa Presidential Officer for Muslim Affairs at sa Muslim Community upang maging epektibo ang ugnayan natin sa Muslim Community laban sa paglutas ng problema sa terorismo at kriminalidad. Isa rin sa function ng Salaam Police ay ang magsagawa ng mga information and education campaign sa mga Muslim communities upang ipaliwanag ang kanilang karapatan bilang isang Pilipinong Muslim. Ayan, so ano po ba ang kahalagahan ng Salaam Police Center sa ating komunidad po, ma'am? Ang kahalagahan po nito, sa bawat Muslim community ay mayroong Salaam Police na nagsisilbing peace advocacy. Sila yung nakikipag-ugnayan sa mga pinuno sa Muslim community. Ini-engage nila ang mga Muslim community upang tugunan ang problema sa terorismo at karahasan sa kanilang mga lugar at hadlangan ang diskriminasyon at pang-aapi laban sa mga Muslim. Ayan, so lahat po ba ng provincial city po, ma'am, ng or municipality police station po dito po sa PRO 4A ay may mga Salaam Police na po ba tayo dito, ma'am? Opo, ma'am. Sa level po ng provincial, city, municipal police stations, dito po sa buong Calabarzon ay meron po tayong Salaam Police Desk upang sila po yung maging tutugon sa mga inilalapit po ng mga kapatid nating Muslim. Ayan, ma'am, kapag ba sinabing Salaam Police, sino po ba ang mga dapat mag-engage sa mga Muslim o magbalik Islam? Dapat po ba ay kailangan Muslim din ang makikipag-engage sa kanila? Paano, ma'am, kung sa isang police station ay walang mga Muslim PNP?